hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. Seven, praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Napakaraming pinagkakaabalahan ng mga tao. Karamihan sa atin ay nagkukumahog na mabuhay man lamang para sa tinatawag na survival. Pero ang karamihan din naman ay napakaraming pagpapalang tinatanggap mula sa ating Panginoon. Dito sa mga bagay na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, maging ito ay yung ating lakas ng ating katawan, talino, mga talento, o mga pag-aari, paano nga ba natin ito ibinabalik sa Panginoon? Ang lahat ng ito ay pagkakatiwala. Subalit ang tanong, ano ang ginagawa natin para ibalik ito sa ating mahal na Diyos? Ang ating pong programa ngayon ay magtutuon ng ating pansin sa pagiging katiwala. At ito po'y matutunghayan natin samantalang binubuklat natin ang ating mga banal na kasulatan. Dito lamang po sa programang What Jesus Believes. At muli, binabati ko po lahat ng mga taga-subaybay natin, lahat ng mga nanonood ng programang ito. Makakasama po natin ngayon si Pastor Gato sa ating pong mga talakayan. Pastor. Maraming salamat, Pastor Brian. Kumusta po kayo, mga kaibigan at mga kapatid po namin na sumusubaybay ng palatuntunan ito? Naway patuloy po kayong kasihan ng karunungan ng ating mahal na Diyos upang lubos po ninyong maintindihan at maunawaan ang ating hong tatalakayang paksa sa mga sandaling ito. Ayan, hihilingan po natin muli ang ating Panginoon na bago po natin basahin ang Biblia, tayo po'y sumangguni sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon, ipinagtatagubilin po namin sa inyo ang aming pong pag-aaral tungkol sa pagiging katiwala. Hinihiling po namin, Panginoon, na matagpuan kaming tapat na nag-aaral ng Biblia at ipinagpapasiyasat ang aming mga sarili. Samahan niyo kami, Panginoon, tulungan na maunawaan ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pastor, ito pong konsepto ng pagiging katiwala ay hindi po, parang hindi po normal na pinag-uusapan sa komunidad natin ngayon. Pero ito po bang pagkakatiwala, Pastor, may pagpapahalaga po ba ang Panginoon Jesucristo tungkol dito? Napakaganda, Pastor Brian, ang ibinigay na halimbawa ng ating Panginoon Jesus hinggil sa isang talinghaga mula sa banal na kasulatan. At ito'y matatagpuan sa Kapitulo 25 ng Mateo. At nais ko muna ito yung bahagi sa isang maikling kwento. Doon sa passage na yon ng Kapitulo 25 ng Mateo, meron tatlong alipin na binigyan ng mga kaloob. Ito yung mga tinatawag na talento. Ang isa'y pinagkalooban na lima, ang isa'y dalawa, at ang isa ay isa. At sa maikling kwento ng talinghaga, yung pinagbigyan ng isa ay itinago at hindi niya pinangalakal. Pero yung binigyan ng lima at saka yung binigyan ng dalawa, kakaiba ang kanilang ginawa. Ito ay ipinangalakal. At pagkatapos, noong tapos na ang lakbayin ng Panginoon nila, bumalik siya upang kuhanin na saganang kanya. Ang sabi sa talata, yung isang binigyan ng lima, nagtubo muli pa ng lima. At ang isa naman ay nagtubo pa ng dalawa. So parang nadoble pa, Sir? Nadoble. So, ang tunghayan natin ay yung pagpapahalaga ng ating mahal na Diyos singgil sa pagkakaloob niya ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin. At dito ay ating mapapansin sa aklat ng Mateo 25, ang talatay 21, ganito ang sabi. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay,
pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mm. Itong mga pangungusap na ito ay sinambit ng Panginoon doon sa talinghaga, doon sa binigyan niya ng lima at binigyan niya ng dalawa. Na tumubo. Pero doon sa isa na binigyan ng kaisa-isa lang na hindi naging tapat na katiwalat, itinago niya, ibinaon niya sa lupa, inalis pa sa kanya at ibinigay doon sa dalawang servant niya o alipin niya. At pagkatapos, iba yung naging tugon ng Panginoon sa kanya batay sa kanyang hindi pagiging mabuting katiwala. So, seryoso po pala, Pastor, ang konsepto ng pagiging katiwala. Mm-hmm. Hindi lamang po pala na yung meron sa atin, itatago lang natin, hindi natin gagamitin. Ang tanong ko po, Pastor, yan po bang konsepto ng pagiging katiwala? Saan po ba nagpasimula yung konsepto na yan? Ang konsepto ng pagiging katiwala ay nagpasimula pa ito doon sa halamanan ng Eden. Mm-hmm. At matutunghayan natin dito sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, ang talata 26, ganito ang sabi ng Panginoon. Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Sa makatuwid, Pastor Brian, itong Panginoong Diyos na nilalang niya ang lalaki at babae na si Adan at Eva, ay binigyan sila ng kapamahalaan. Kapangyarihan. Kapangyarihan at pinagkatiwalaan sila na kaniyang pangunahan ang mga bagay na nilalang ng Diyos dito sa lupa. Eh, ano po ang layunin ng Panginoon, Pastor? Bakit po sila binigyan ng ganito? At ang layunin ng Diyos dito sa bahaging ito ay matatagpuan sa 1 Kronika 29:14. Ngunit sino ako? At ano ang aking bayan na makapaghahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. Kahit pala yung nasa iyo na, igaling pa sa Panginoon, Pastor. At ang isa sa mga prinsipyong itinuturo dito, Pastor Brian, yung makilala ng tao ng lahat ng bagay ay galing sa Panginoong Diyos at dapat niyang tignan na yung mga bagay na maging kanyang buhay at tinatangkilik ay mula sa Panginoong Diyos. So ito ang pinaka-problema dito, Pastor. Ano? Kung pakiramdam mo, lahat ng mga na-acquire mo, nakuha mo ay galing sa iyo, kaya parang magbibigay ka lang sa Diyos ng galing sa iyo, parang labag ito, Pastor, sa prinsipyo ng pagiging katiwala dito. Kasi ang itinuturo ng Diyos mula pa nung itinatag ang salibutan ito at lalangin niya ang tao ayon sa wangis niya at binigyan ng kapangyarihan para pangunahan, pangasiwan ang mga nilalang ng Diyos, makita ng tao na wala siyang anumang bagay na galing sa kanyang sarili, kundi siya ay isang katiwala. Kaya pala, Pastor, madaling maipagdamot ang mga bagay-bagay pagka iniisip mong sa iyo galing. Kasi nga naman ang tao, sa haba ng panahon na kanyang ginugol para ma-acquire niya ang yaman, nagpagal siya, nagpawis siya, at maraming mga pamaraan ang ginawa niya, nagsikap siya. At pagkatapos, ibabalik mo lang sa Panginoon yung bahagi noong iyong tinatangkilik, ang minsan ng tao hindi naniniwala sa ganung kaparaanan. Para naalala ko, Pastor, yung isang talinghaga sa Biblia na parang inipon niya lahat, pagkatapos nagdagdag pa siya ng isa pang lalagyanan ng kanyang yaman. Nung gabi pala na yun, mamamatay na siya. Mamatay na siya. Halang na kaluluwang ika ng Panginoon Diyos. Hindi mo ba't alam ngayong gabing ito ay ang iyong buhay ay pagsusulit mo sa Panginoon. Pagsusulit mo sa Panginoon. Kaya napakahalaga nito, Pastor Brian, na makita ng tao na laging binabalik-balikan natin kung saan tayo nanggaling at sino ang may lalang sa atin at sino ang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating buhay. Pastor, may malaking problema ngayon sa atin. Ano? Parang sa mga bagay na meron tayo, priority natin. Pero yung sa mga bagay ng Panginoon, yung church ng Panginoon at kung anong gawain ng Panginoon. Parang medyo mahirap, Pastor, humugot pagka pagdating na sa Panginoon. At ito rin naman ang sinasabi ng Biblia. May mga tao na napakaganda ng mga bahay.
at sufficient sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Pero yung bahay ng Panginoon ay napapabayaan. Nanggigitata. At napakarumi. Mm-hmm. At hindi man lang binibigay ng pansin. Pero ang prinsipyo dito ay kung gaano kalinis at kaayos ang bahay mo ay dapat maging ang bahay, sambahan o lugar ng pananambahan ng mga Kristiyano na kinakailangan maging maayos at ganoon din ang kalinisan. Pastor, meron po bang natatala sa Biblia na eksaktong hindi gusto ng Panginoon o sabihin nating nalalabag ng tao kapag ka ito'y kanyang ginawa o kung hindi niya ito ginawa? Meron, Pastor Brian, dito sa Malakias 3:8. Mm-hmm. Merong tala ang Biblia dito sa matandang tipan, huling aklat ng lumang tipan, ng wika, na nanakawang baga ng tao ang Diyos. Mm-hmm. Gayon may ninanakaw ninyo ako. Mm-hmm. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawat? Sa may kasampung bahagi at sa mga handog. Tuloy ang basa sa 9. Opso. Kayo'y nang susumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Sa makatuwid ang tao ay posible manakawan niya ang mahal na Diyos. Mm-hmm. Hindi sa paraan na tutungo siya doon sa langit, pupuntahan niya ang Panginoon Diyos, papasukan niya ang kaharian, at kukuha siya ng isang bagay doon, kundi sa mga ikapo at mga handog, sa di tamang pamamaraan ng pagkakaloob at pagkasauli nitong mga bagay na ito sa Panginoon. Parang seryoso ito, Pastor, kasi may salitang pagnanakaw. Ibig sabihin, hindi sa kanila, kinuha nila. Sa madalit sabi, Pastor, ito palang pag-iikapo at paghahandog, hindi pala ito parang pribilehiyo lang. Ito'y talagang obligasyon, di po ba? Mm-hmm. At dito ay ang tao ay nakalimot. Mm-hmm. Para sabihin niyo na ako'y galing sa Diyos, kinakailangan niyo sa ganang sa Diyos ay aking ipagkakaloob. Pero Pastor, magkaminsan parang mas prompt o mas mabilis pa tayong magbayad ng ating mga taxes o yung mga buwis natin, Pastor, ano? At mga pagkakautang. Pagkakautang. Pero pagka sa Diyos na. Ibalik ang mga bagay na saganang sa Panginoon Diyos. At mahirap din na sabihin o sabihan tayo na tayo magnanakaw. Mm-hmm. Pero sa katotohanan ay tayo'y nagkakaroon ng ganong estilo na ninanakawan natin ang ating mahal na Diyos. Eh, di po ba, Pastor, pagka hindi mo na ideklara yung mga assets at saka mga income mo, hindi ba aakusahan ka rin ng gobyerno ng pagnanakaw? Sabihin sa'yo na tax evasion. At sa ganang sa Panginoon Diyos, masigit na binibigyan ng pagdidiin bilang isang Kristiyano na kinakailangan isauli natin ang mga handog at may kapu sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, ang aming pong ipinaglilingkod sa inyo ay ang pagiging katiwala po natin ay ang pagkisauli ng mga ikasampung bahagi ng ating samsam, maging ang mga handog na isasauli po natin sa ating hong pananambahan. Ayan. Kaya yung Pastor Brian, napakahalaga na huwag tayong magkaroon ng isipan ng lahat ng ating tinatangkilik o kayamanan na nasa atin ngayon ay dahil lamang sa ating pagsikap at kapaguran. Pero ang sinasabi rin ng Biblia, kapag ang Panginoon hindi pinagpala mga bagay na yan, wala din tayong asahan. At saka maidagdag ko lang po mga minamahal na mga kapatid, kung kinikilala natin ang gobyerno bilang ating gobyerno, magbabayad tayo ng ating mga buwis. Pero pag kinikilala din naman natin ang Diyos bilang may-ari ng lahat ng bagay, dapat din natin ibigay sa Kanya yung hinihingi niya sa atin. Kasi pag hindi natin ito ginawa, ibig sabihin, hindi natin siya kinikilalang may-ari ng lahat ng bagay. Iniisip natin, tayo may-ari ng mga bagay-bagay nito. Pero Pastor, may iba tayo. Medyo marami po kasing nagtatanong. Pagka umikot na yung abuloy o kaya yung tithes, paghingi ng tithes and offering, ang tanong ng mga tao saan ba napupunta yung mga ibinibigay namin kung sakasakali? Magandang katanungan niyan, Pastor Brian, sapagkat ang iba ay hindi na nga nagkakaroon ng pagkakataong isauli pa ito sapagkat may pagdududa. Mm-hmm. Baka kung kanino lang mapunta itong aking ibinibigay na handog o yung panahon ng abuloyan o kaya yung aking mga ikapong isasauli. Mm-hmm. Sa panahon na ako'y sasamba sa Panginoon Diyos. Mm-hmm. Dito sa Malakias 3:8, ganito ang sabi ng Biblia. Mm-hmm. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Mm-hmm. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit
at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mm-hmm. Dito ang sinasabi ng Panginoong Diyos kung bakit dapat tayo magsauli ng mga handog at ikapu natin upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Mm-hmm. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mm-hmm. Ang katotohanan, hindi naman nauubusan ng Diyos. Mm-hmm. Kahit hindi mo ibigay yung ikapu mo, ay ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Mm-hmm. At maraming pagkain. Mm-hmm. Pero dito, ang ipinapakita at ipinapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan, mm-hmm, na katulad sa 1 Corinto 9:13, para lubos natin maintindihan, Pastor Bray, hindi ba ganin yung nalalaman ng mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal, mm-hmm, ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Mm-hmm. Gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa magitan ng Ebanghelyo, sa makatuwid, katulad ng unang panahon. Mm-hmm. Bukod sa 12 tribes of Judah, ay ang mga tribe ng Levites ay wala silang anumang mga ari-arian. Ari-arian. Sila yung mga naglilingkod sa loob ng sanktuaryo. Yun ang ari-arian nila, Pastor, yung paglilingkod. Paglilingkod. Kaya, pero paano sila nabubuhay, Pastor? Nabubuhay sila dahil sa sabi ng Biblia, yung ang wika na nagsisipangaral ng Ebanghelyo, mm-hmm, ay dapat mga buhay sa pamagitan ng Ebanghelyo, sila ay nakikinabang doon sa mga handog at ikapo ng mga miyembro ng Israelita. Eh, kung tutuusin, Pastor, napakaliit naman na bagay nung ibigay, mm-hmm, mo yung mga ganun bagay, samantalang, mm-hmm, yung buhay na walang hanggan. Mm-hmm. Eh, dahil sa kanilang pangangaral ay tinanggap mo, di, mm-hmm, po ba? Kaya nga't ang isang mangaral ng Ebanghelyo ay mabubuhay sa magitan ng Ebanghelyo. Kaya ang mga handog at ikapo, mm-hmm, ay pagtustos yan sa mga pagkain na kakailanganin ng isang nangangaral ng Ebanghelyo. Sabi nila, Pastor, yan daw pag-iikapo. Yan daw ay mga matandang tipampanggawain. Mm-hmm. At wala, mm-hmm, na daw yan. Hindi nga daw yan ipinag-utos na ng Panginoon. Tinanggal, mm-hmm, na ng Panginoon yan. Totoo po ba yan, Pastor? Mm-hmm. Ang isa sa mga nakalimot sa panuntunan ng Diyos, mm-hmm, itong marami yung mga nagsisipangaral ang sasabihin nila, ay wala nang pag-iikapo sa kapanahon ng Kristyanismo. Mm-hmm. Ang mayroon ay mga paghahandog na lang. Mm-hmm. Mga kaibigan, gusto po namin ipapansin sa inyo na hanggang sa mga panahong ito, ay meron hong ipinag-uutos ang Panginoon na pag-iikapo at hindi po natatapos sa panahon ng ang Panginoon Jesus ay ipinako sa krus, mm-hmm, o kaya'y natapos sa panahon lamang ng mga Israelita, kundi hanggang sa mga panahong ito, ito pa rin ang idinidiin ng Panginoong Jesus. Mm-hmm. Tingnan po ninyo ang mababasa dito po sa aklat ng Mateo 23. Mm-hmm. Ganito po ang sabi, "Saban ninyo mga eskriba at mga fariseo, mm-hmm, mga mapagpaimbabaw sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena, mm-hmm, at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, mm-hmm, na dilit iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya, datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin niya ang iba." Ano pong ibig sabihin nito, Pastor, sa summary? Meron kasing mga bagay na mahigpit na ginagawa ang mga eskriba at mga fariseo. Mm-hmm. At yan ay walang iba kundi ang pag-ikapo, mm-hmm, at paghahandog. Hanggang sa kaliit-liit. Hanggang sa kaliit-liit ang sentimo ay kwentado ang mga bagay na kanilang yahandog sa paoras ng pananambahan. Pero ano daw po yung nakalimutan nila? Pero mayroong mga mahalagang bagay na nakalimutan nila. Mm-hmm. Marahil ang pagtulong sa kapwa, mm-hmm, ang pagiging mahabagin sa mga nangangailangan. At dito ay nakita ng Panginoon ang mga kakulangan ng kanilang mga ginagawa. Dito sa talatang ito ay walang anumang mga pagkasalungat ng mga pangungusap ni Kristo na, mm, hindi na ipinapatupad ang pag-ikapo. Mm. Kundi, magandang gawin yon, pero sana huwag kalimutan ang ibang mga mahalagang bagay, mm, na yun ang nagiging estilo at pag-uugali ng mga Pharisee at Scribe. So, dapat pala yung dalawang bagay, Pastor, mm, yung pag-ikapo at saka yung paggawa ng kahabagan ay, mm, dapat gawin. At kinakailangan magkasama. Mm. Hindi lamang nadidiin ang isang bagay na masyado tayong konserbatibo, pero yung isang bagay ay nakakalimutan natin. Eh, Pastor, si Kristo ba, ipinapahintulot niya ba na gamitin yung mga ikapot handog para sa ebanghelismo?
sa mga ebanghelista. Mm-hmm. At ito sinasabi ng Biblia na ang wika, ito'y kinakailangan na may sa katuparan na ang mga handog at mga pag-ikapo ng mga kaanib ay magagamit din sa mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo. Dito po sa Mateo 10:10 ang wika, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang pagkain. Sa makatuwid, Pastor Brian, kinakailangan na ang pagsasauli ng mga handog at ikapo ay magiging ugali ng isang Kristiyano, sapagkat dito ay isinasakatuparan natin ang kalooban at pinag-uutos ng Panginoon. Ayan, napakaganda po ng ating po mga pinag-uusapan. Talaga palang kailangan po nating ibalik sa Panginoon bilang pagkilala natin sa Kanya. At bilang mga ilang patunay po sa mga pagpapala ng Panginoon, gusto ko pong mapanood muna natin ang ilan sa mga testimonya na makapagbibigay sa atin ng pananampalataya. Babalik po kami. Napakalaki ng reward na natanggap ko nung sa pagiging honest ko sa pagbigay ng tithes. Napakabuti ng Panginoon. He's always true to His promise. If you are faithful to God, He is even more faithful to you. Sa akin po kasi, pag nagbibigay ako ng tithe, kahit po para sa akin, feeling ko na kulang yung pera ko, pero syempre kailangan pa rin ibigay kasi sa Panginoon yun. Pag nagbibigay po ako, bumabalik po sa akin, hindi lang doble, kundi higit pa. Ang ikapo, dahil ito ay, una sa lahat, dahil ito po ay isang spiritual na bagay, hindi lang material na biyaya yung aking natanggap, kundi spiritual din mismo na bagay ang aking natanggap. Napakahalaga sa para sa akin ang pagbabalik ng ikapo at handog. Ito ay may dalawang kapakinabangan. Ang pagbabalik ng ikapo ay nagpapaalaala sa akin ng aking kaugnayan sa Diyos, na ako ay kanyang pag-aari at siya ay aking Panginoon. Yun ang spiritual na kapakinabangan. Ang material na kapakinabangan ay napakarami din. Hindi kami nagkakasakit, hindi naman kami yumayaman, pero ang mahalaga doon, hindi kami nagkakasakit at hindi pinapagkulang. At kung sakaling dumating yung kapos na kalagayan, nagpo-provide ang Panginoon. Ang dapat na maging pananaw ng isang Kristiyano sa pag-iikapo ay yung pag-ibig sa Kanya. Napakahalaga na kung ang Diyos ay minamahal mo, hindi mo makakalimutang isauli yung hindi sa iyo. At kapag ang Diyos ay mahal mo, hindi lang sa ikapo yan makikita. Sa maraming bagay makikita rin. So ang talagang tanging nag-uudyok sa amin sa pag-ikapo ay yung pag-ibig sa Kanya. Yan, maligayang pagbabalik po sa lahat po ng mga taga-subaybay. Napakaganda po ng pinag-usapan natin kanina, ang pag-iikapo, paghahandog, isang tungkulin na ibinigay ng Panginoon sa atin para maibalik natin sa Kanya at maikilala natin siya bilang manlalalang at siyang nagbibigay ng lahat ng bagay. At Pastor, napakaganda po ng mga inutos ng Panginoon, pero may mga pangako po ba ang Panginoon tungkol po dito sa pagtatapat na ito? Ano naman po ang balik nito sa atin? Bagaman hindi naman natin nihiling talaga yung balik, Pastor, pero meron po bang pangakong balik ang Panginoon dito? Ang katotohanan, Pastor Bray, maraming mga pagkapala ang ibibigay ng Panginoon doon sa mga nagtatapat sa Kanya, hindi lamang sa pagsasauli na ikapo. At walang ibang taga-tanggap ng mga pagpapala ng Panginoon, kundi tayo mga anak niya na nagtatapat sa Kanya. At saka, Pastor, ano po ba yung kondisyon? Kasi minsan, parang napipilitan, Pastor, na magbigay. Ano mga kondisyon dito bago po maibalik ng Panginoon dito sa atin? Sa aklat ng ikalawang Korinto, Pastor Bray, Kapitulo 9, ang talata 7, ganito ang sinasabi. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Una sa lahat na maging motibo natin sa pagkakaloob ng mga handog at ikapo na siyang ginagamit sa gawain ng Panginoon ay yung huwag mabigat sa loob. Kung tayo ay nabibigatan sa pagbibigay, huwag na tayo magbigay, sapagkat yun ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pangalawa, ang wika, kinakailangan
ang pagbibigay natin ay meron tayong masayang kalooban, masayang puso na nagkakaloob tayo dahil tayo ay masaya at iniibig natin ang Panginoon. At dito sa Lucas 6:38 ay meron din sinasabi ang Panginoon, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpikliglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So ibig sabihin, doon sa mga prinsipyo ng pagbibigayan, kinakailangan maintindihan natin na merong panukat ng Diyos. At sa pagbibigay natin, doon din natin tatanggapin in return kung ano mga magpapala ng ating Panginoong Hesukristo. So parang nagtatanim pala, Pastor, pag konti yung itinanim mo, konti din ang aanihin mo. Konti din yung ani mo. Pero kapag ka ibinalik mo yung mas malaki, mas malaki din ang balik nito sa iyo. At saka ang pagbibigayan o ang pagbibigay natin sa Panginoon ay equal sacrifice. Kahit ako'y napakahirap, talagang malaking sakripisyo ang ibalik ko pa yung saganing sa Panginoon. Pero dahilan sa pag-ibig ko sa Panginoon at meron akong masayang puso na naglilingkod sa Kanya, yun ay hindi magiging hadlang. Sa isang milyonaryo na kumikita ng 1 milyon kada taon, malaki din at sakripisyo din ang ibigay ang 100,000 piso sapagkat 10% ng ating samsam o kita ang sinasabi ng ating pag-aaral. Kung ang kinikita ng mahirap ay 300 sa isang araw, mahirap para sa kanya ang ibalik ang 30 pesos. Tapos maghahandog pa siya ang malayang handog na ibibigay niya. Sa makatuwid, itong mga ibinibigay na prinsipyo ng ating Panginoon, it's equal sacrifice. Sa ganun ay magiging mabuti ang ating pakikipagrelasyon sa Pastor, Panginoon. Mga huling pananalita po para encourage yung ating po mga tagapanood. Ito, Pastor Brian, ang gusto kong iwanan sa ating mga taga-subaybay. Mga kaibigan, babalikan po natin ang aklat ng Malakias 3:10. Ang wika ng talata sa mga huling mga pangungusap na kapag ka ibinigay natin sa ganang sa Panginoon ang ating mga handog ito po. Ang sabi niya, aking bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi man natin inaasahan ang mga pagpapala ng Diyos sa pagbabalik natin ng mga kaputang handog, subalit walang ibang taga-panggap ng mga pagpapala niya kung hindi tayo. Mga kaibigan, naway makapagtapat tayo sa hirap ng buhay man ngayon, naway maisauli natin ang sagana sa Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat-lahat ng ating pangailangan dito sa buhay na ito. At huwag natin pong nakawan ng Panginoon at huwag natin pagdamutan ng Panginoon sapagkat kailanman ay hindi tayo pinagdamutan. Pastor Bray, yun ang mga bagay na importanteng malaman ng ating mga taga-subaybay. Talaga napaka-ikli po talaga ng oras, Pastor, pero napakaganda yung pinag-uusapan natin. Mga minamahal po namin mga tagapakinig, napakaganda po na pakinggan po natin ang mga aral na ito. At habang pinakikinggan natin ito, pakinggan din naman natin ang mga mensahe ng mga awiting ito. Kung tiwala masang
Yeah, maligayang pagbabalik po sa inyo at maraming maraming salamat muli sa naghandog po ng awitin. Tatapusin po natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Pastor? Tayo po'y manalangin. Mahabagin po namin Diyos sa manaming banal na nasa mga langit. Nagpapasalamat po muli kami sa aming pong naipaglingkod, sa aming pong mga nagasubaybay ng programang ito. Dalangin po namin inyong pagpalain ng higit sa lahat ng inyong mga anak dito sa lupa na maging sapat ang lahat ng kanila pong mga kinikita at may balik naman nilang saganang mga kinita para sa inyo at nang sa ganun Panginoon ay lalong pagpapalain po sila. Naway inyo pong ingatan ang buhay ng aming pong mga sumusubaybay ng palatuntunan ito at naway patuloy silang nasa mabuting kalagayan. Ito pong aming dalangin. Alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, at maraming salamat din po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Muli, ito po si Pastor Brian Tolentino na nag-iiwan na kung si Jesus ay naniniwala sa pag-iikapo at paghahandog at pagiging katiwala at naniniwala ka sa Kanya, tiwala po ako na pangahawakan mo rin ang mga paniniwalang ito. Ito po si Pastor Brian uli para sa What Jesus Believes.